Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Stephen Holt malilipat na sa Ginebra? Kumakalat nga ngayon sa social media ang balitang ongoing na ang trade ng top overall pick ng Terra Firma papunta sa Ginebra. May katotohanan kaya ang balitang ito mga idol? Alam naman natin na matanda na ang dalawang point guard ng Gym Kings na si L.A. Tenorio at Stanley Pringle. Kaya nga hindi na nakakagulat ang balitang ito mga idol. Hindi nakapaglaro si Holt sa laban ng Terra Firma kontra Phoenix Super LPG. Kaya naman lalong tumibay ang usap-usapan na under negotiation na ang paglipat ni Stephen Holt sa Barangay Ginebra. Ayon sa lumabas na balita, si Stanley Pringle daw ang balak pakawalan ng Gym Kings kapalit ni Stephen Holt. Si Pringle ay 37 anyos na at medyo lapitin na din ng mga injuries. Medyo nabawasan na din ang tiwala sa kanya ni Coach Tim Cone dahil hindi siya ang ginawang point guard ng koponan habang nagre-recover pa si Scottie Thompson sa kanyang injury. Sa halip nga ay si Maverick Ahanmisi na ang madalas gamitin ni Coach Tim Cone bilang point guard ng koponan. Sakaling malipat naman si Stephen Holt sa Ginebra, panigurado na gagamitin siya ni Tim Cone bilang backup point guard ng koponan. Para sa kalaman ng iba, si Holt ay may katandaan na din sa edad na 32. Magkasing edad lang sila ni Ahanmisi mga idol kaya paniguradong injury prone na din ang dalawang gwardiya ng Ginebra. Madaming PBA fans nga ang nag-aakala na ang Magnolia Hotshots ang unang priority ni Al Francis Chua pagdating sa mga trade ng players. Madami na kasi ang nakakapunan na wala man lang pumapasok na magagaling na manlalaro sa koponan na ito mga idol. Hindi kagaya ng SMB at Ginebra na madalas pabago-bago ng lineup kada taon. Hindi lang sila basta-basta nagpapalit ng players kundi mga superstar sa ibang koponan ang palagi nilang target na makuha. Bagamat hindi pa naman maituturing na superstar si Stephen Holt, panigurado na lalabas ang totoong laro niya sa Barangay Ginebra. Samantala, nabahira na din ng talo ang koponan ng Blackwater Bossing sa All-Filipino Cup. Natalisad sila sa koponan ni Berto na NLEX Road Warriors. Pansamantala namang humalili si Coach Jong Uichiko kay Frankie Lim bilang head coach ng NLEX. Na-injury kasi si Coach Frankie sa practice ng NLEX kaya hindi siya nakadalo sa laro ng Road Warriors. Magandang panalo naman ito para kay Coach Jong dahil siya ang unang nakatalo sa undefeated team na Blackwater Bossing. Natalo din sa pangalawang pagkakataon ng Terra Firma Jeep. Sinamantala ng Phoenix Super LPG ang pagkawala ni Stephen Holt sa lineup ng Terra Firma kaya sila nanalo. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!